Ito na. At dahil gusto nating tuluyang maiwasan ang COVID-19, meron tayong mga paalala na gamit ang mga simula ng mga letra sa mga salitang kaya natin. Okay, so ayan. Kanina yung letter K, kumain ng gulay at prutas. At yung letter A, always wash your hands. Ayan, nagawa ngayon, na natin. Yes, punta na tayo sa Y. Kaya ba natin to? Kaya! Ayan. Okay, so ang Y ay yes sa tamang tulog at exercise. Ayan. So, Doc, eto na. Ilang oras po ba talaga ang dapat kahaba or kaigsi ang tulog? Yung okay na tulog? 7 to 8 hours yan. So, 7 to 8 hours, maganda na yon na tulog yung tuloy-tuloy. At mas magandang matulog kayo ng mas maaga at magising na mas maaga. So, 7 to 8 hours. Pero okay, sa mga matatanda kasi, Doc, kagaya ni Kuya Jason, 6 hours, parang okay. Bakit ako? Na. Wala naman. Wala naman. Pag ganun, Doc, yung 7 to 8 hours, magandang tulog mo, maganda rin yung gising mo. Yes. Ah, ikaw, magtutulog ka ng 8 hours, ha? Para maganda rin yung gising. Ayan! Usapang kaganda. Hindi naman para kay Kuya Jason yung kanina. Sa mga matatanda kasi 6 hours, parang okay na sa kanila. Gising na agad sila ng madaling araw. Oo, meron 5 hours okay po. Okay ba yun, Doc? Meron mga tao na okay lang sa nilang yung even 4 hours, 5 hours. Pero sa mga pag-aaral, nakikita nila, mas kalmado yung mga tao na nakakapahinga. Kasi kailangan magpahinga ng katawan at ng utak. Lalo na sa panahon ngayon na meron tayong mga pangamba, nag-worry tayo sa mga mahal natin sa buhay. Yung tulog, makakatulong yon para the rest of the day, kahit merong mangyari sa inyong hindi maganda, nakaka-recover kayo kaagad. Eh, Doc, kasi mainit ang ulo nyo. Diba? Doc, nirarason nila ito eh. Dahil sa worry nila, hindi sila nakakatulog. Oh. Ayun na nga. Kaya mabuti din na merong kang routine, no? So parang, ang tawag nila nun, downtime eh. Ano ba yun? Oh. Yung parang, bago ka matulog, meron kang mga ginagawa, di ba? Yung maliligo ka, kung anong gusto mong gawin, mag-lotion, ganyan, na ready ka nang matulog. Parang you do all the steps, napatulog ka na, parang nagsuslow down ka ba? Okay. Oh, yung parang biglang hihiga ka na, hindi ako makatulog. Eh talaga hindi po kayo makatulog niyan. Correct. You really have to have some kind of a routine na. Tama. It starts from this, okay, maliligo muna ako, magpapalit muna ako, maglo-lotion muna ako, magdadasal muna ako, kikiss ko muna ng goodnight yung mga bata, tapos hihiga na ako. So, okay po. Meron kayong routine. Okay. Para alam na nung, parang sinasabi mo na sa katawan mo, okay, pahinga na tayo, di ba? Tapos na, wag nang busy ngayon. So, have a routine so that you can go to sleep. Ayan. Okay yan, posible yan. Kasi parang nagawa ko na rin yan, Doc. Ayan, kaya natin, ha? Kaya, yes, na. kaya natin! Kaya. Ito naman, ang pang-apat na letra. Ay, wait sa... lang, may tatanong muna ko. Yung sa ano, exercise po. Okay. Yung sa lang, exercise. Para kasi diretso. Parang, paano po yung mga busy na nanay? Sapat na po ba yung exercise na, okay, gagawa sa pag mga household chores po, yung mga gawain bahay, lalakad, naglilinis, nagpapatulog ng baby, exercise na po ba rin yun? Yes, physical activity po yun. So, basta may 1 hour po kayo ng physical activity, okay na po yun, no? So, ito, nakikita nyo na, tumatalon. Ang suggestion ko sa inyo, gawin nyo talaga sa araw. No? Ah, exercise, okay. Kasi sa labas. Madalasan nagpupunta sa gym, eh, nawawala sa atin yung malabas tayo sa sunlight. Libre po yun eh. Vitamin D na kukuha nyo and it will really boost your immune system at nakakaprotekta talaga yan sa sakit sa ano, yes, sa baga. Okay. No? Respiratory illness. So, sunshine po 20 minutes a day. Exercise, hindi naman kailangan lahat exercise katulad ng sabi mo. Nagluluno, naglilinis, nagluluto. Kung kaya nyo, lakarin yung pupuntahan nyo, lakarin nyo na. Diba? Tsaka mag-zumba-zumba kayo. Magsasasayaw kayo sa bahay habang may ginagawa kayo. Naglilinis kayo, maglagay kayo yung music. Diba ginagawa mo yun? Galaw-galaw. Nagsasayaw ka palagi. Yes, masayaw ako doon. Pero syempre, nire-remind natin ng mga kapamilya natin na talagang magpa-araw. Pero yes, dapat may oras sa araw. Kasi oo, naman, ngayong summer, baka naman alas 12 sa utong-tuto kayo mag-exercise. Baka naman wala COVID-19, pero puro kuto naman kayo, diba? Kuto. Sunburning kayo. Sunburning kayo, diba? So, dapat mga morning. Mga morning, diba? Yung mga bagong panganak, diba? Pinaarawan natin yung mga 6, 7 o'clock ng umaga. I think up to about 9 o'clock. Okay siya. Diba? Vitamin D po yun. Vitamin D yun, libre yun. Tsaka talagang ang laki po ng, ang dami na pong pag-aaral niyan. Yun po ay talagang nakaka-boost ng immune system natin. Magpa-araw po kayo. Okay. Hayaan nyo ng
medyo umitim kayo ng konti, uso ngayon yun. Oh yeah, summer. Okay. Kayo ba mga mamsya, ano bang exercise ang ginagawa nyo sa bahay ninyo? Tikom nga ako eh, hindi ako nagsasalita. Pero ngayon, si Habi, may exercise din siya, Ma'am si Jure, si Habi. Pero ayun talaga, masipag po siya. Yun ang wini-wish niya sa nakikita ko sa kanya, sana gayahin ko siya. Ayan. So it's time na, yes, talagang bukas. Time. Simulan na. Ikaw po, ito hunk. Talagang ano kayong exercise dito? Hunk? Yeah, first of all, morning. Yeah, I have burpees in the morning. Burpees. You know burpees? Hindi ko alam yun. Exercise yun. Exercise yun, burpees. Tapos ganun, tatayo. Tapos push up, sit up, and then... Zip up. Dapat zipline ako, tapos tuk-tuk-tuk yung zip up. Ewan ko sa'yo kay Jason. Pero hindi ka lang. Basketball ako, boxing yan. Circuit training, tapos body weight. Yun yung mga ginagawa ko. Wow. Oh, yun, malakas yun. Pero ito, Doc. Yung halimbawa, pag hinold daw ng 10 seconds yung paghinga, tapos naubo ka na hindi pa tapos yung 10 seconds, ibig sabihin daw mahina yung lungs. Pero pag nalagpasan mo naman yun, malakas daw yung lungs. Hindi, hindi. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Alam mo, maraming gumawa ito. Tinry ko tuloy kayo. Yung lolo ko ginawa yan. Dok, maraming gumawa kasi kumalat din sa social media. Manunod sa atin yan. Ginano nila. Oh, inawasan din nilang umupo. Hindi, okay. Ganito ha. Para malaman nyo lang kung mabilis ang paghinga nyo, huwag nyo naman gagawin ito. Wala naman po kayong sakit, no? Ito naman lang ay, kunyari may kasama kayo sa bahay at may edad. Ito kasi ang iniingatan natin, ano? Ingatan po natin ang ating mga lola, mga seniors natin kasi sila po ang talagang maaring magkasakit na may panganib. Tayo po, malakas ang resistensya natin. 80% po ng nagkaka-COVID gumagaling. Pero yung mga may edad po, na umiinom ng mga gamot, meron silang mga maintenance medications pang alta presyon, pang diabetes, may hika. Yung mga naninigarilyo po, meron pong lumalabas na mga research kayo na pinakita nila sa China, yung mga smokers, sila po at risk din sila dun sa COVID. Okay, so ngayon, kung may kasama po kayong may edad sa bahay at nagsasabi siyang nahirapan siyang huminga, pwede niyong bilangin. Okay. So, sa isang minute, dapat ang paghinga mga 12 to 15 times lang. Ah, okay. So, titingnan nyo, orasan nyo. Pero huwag nyo sasabihin na pinagmamasdan nyo. Kasi pagka pinagmamasdan, baka makonscious lalong huminga. So, pagka mga 20 breaths in 1 minute, medyo mabilis na po yun. Or kung nakikita nyo na may hapo, gumaganon. O kaya sinasabi, hindi ako makahinga. Yun na yung time na siguro kailangan magkonsulta na tayo. Okay, yun. 20 seconds. Hindi, 20 breath. 20 per minute. Paano kung 20 bad breath? Wala, hindi ka abot.